Philippine President Rodrigo Duterte slams critics of his government's policy of not announcing vaccine brands. In his weekly address, Duterte said vaccine brands, specifically Pfizer shots, cannot be exclusively rolled out to certain areas. He added the country does not have enough Pfizer supply to distribute to doses to areas that want them. Kung kayo lang ang may gusto, tapos yung iba hindi mapagbigyan, paano yung ibang Pilipino? When you begin to be selective, the others will also begin to be agitated about the potency na pareho naman sana sa iba. They will also demand Pfizer. I cannot administer exclusive Pfizer sa isang lugar to the exclusion of other Filipinos. Kaya hindi pwede ho yung ano, kailangan talaga i-mix yan at saka yung blind ang tao sa anong binibigay. Basta may bakuna, period. And the best bakuna is really the one that's available for you. Duterte also rejected his longtime aide Senator Christopher Bongo's suggestion to distribute the 40 million Pfizer doses that the government had procured to seafarers and overseas Filipino workers. Go had reasoned this is because some countries only accept those who have been inoculated with certain brands. But Duterte notes that there will be another program for the vaccination of seafarers and OFWs. The Philippines is set to authorize the use of Pfizer vaccines for emergency use in children aged 12 to 15. That's according to Food and Drug Administration Director General Eric Domingo. He says that the FDA will be issuing an amendment within the week. He notes that the agency's decision was based on the favorable recommendation of experts after Pfizer applied for amendment in the Philippines last May 20th. So pag dumating po yung maraming in-order ni Secretary Charlie ng mga Pfizer, maaari na po itong gamitin sa mga batang 12 to 15-year-olds. Philippine authorities now have custody of the suspect in the alleged sale of COVID-19 vaccination slots. The suspect, identified as Cycle Bonifacio, was presented to the media by Chairman Benhur Abalos of the Metro Manila Development Authority and Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos. The suspect was convinced by his father, a village official, to surrender. But Bonifacio denied selling COVID-19 vaccination slots. He claimed a receipt for alleged vaccine slots was issued by someone else. He refused to give other details. Gusto ko lang po sabihin na hindi po ako talaga nagbenta at yung resibo po na yun ay kusang bigay po sa akin nung taong yun. Confident po ako na wala po akong kasalanan dito at lumutang po talaga ako sa publiko para matapos na tong issue na to. Wala pong kinalaman dito yung tatay ko. Ako lamang po ang involved dito at wala ng ibang tao. Tumawag sa akin yung tatay na sinabi niya, anak niya, kasi I thought all the while hindi, nung nasa NBI kami, hindi ko talaga alam na taga Mandaluyong siya. Kaya nung tumawag sa akin yung tatay nung gabi, sabi ko, anak mo pala, hindi ko alam. Actually, hindi rin niya alam na yung ginagawa nung anak niya. The Philippine Police is still investigating whether other individuals are involved in this scheme. The Philippines reports 5,310 new COVID-19 cases. 150 new deaths were also recorded, but the number of active cases is still at its lowest since March 10. The Health Department notes, while COVID-19 cases in the National Capital Region are going down, other parts of the country are seeing a rise in infections. Sa NCR from negative 5% na as a low risk nung kasagsagan ay nung April 4 to 17, ito ay nasa negative 47% na po, no? At talagang bumababa. Ang ibig po sabihin ay bumabagal po ang hawaan o ang transmission ng COVID-19 infection sa NCR at sa pangkalahatan ng bayan.
Ang pagbagal ng pagbaba ng kaso na natitirang bahagi ng Luzon ay bunga ng patuloy na pagtaas ng mga kaso sa Region 4B at pagtaas nitong nakaraan linggo sa Regions 1 and 3. Nagpapakita naman ang Visayas ng pagtaas kung saan Region 6 ang may pinakamabilis na pagtaas, lalong-lalo na po ang siyudad ng Iloilo. At ganun din po sa Mindanao, Regions 9 and 10, ang may pinakamalaking itinaas habang tumataas rin ang mga natitirang rehiyon.